pinatutungkulan dito yung revenue officer at sinasabi ng batas natin, ikaw mga taxpayer kayo. Mga ka-taxpayer kong minamahal, join me. Pag-aralan natin, sir, ano ba ang tama na accounting entries sa export sale ng mga non-VAT registered taxpayers? Napakasimpleng question. Sa tanang pagpa-practice ko for the past 35 years, iba-iba ang accounting entries at accounting title na ginagamit ng mga CPAs, bookkeepers at accountant. For the first time in the Philippine history, I just want to clarify na ang taxation sa Pilipinas, iisa lang ang rule. The rule of taxation must be uniform. So dapat kahit anong industriya ka pa, at yung mga industriyang iyan ay na-mention na rin ng ating BIR Form 2550Q, iyan. Ibig lang sabihin po, mga ka-taxpayer kong mahal, yung mga identified na industriya dito, isa lang dapat ang accounting entry pagdating sa export sale. So sa araw na to, ang pag-aralan muna natin yung export sale para ho sa isang non-VAT taxpayer. Para ho dun sa hindi pa nakapanonood ng explanation ko tungkol sa VAT accounting, ang dinidiscuss ho natin sa araw na to, ito lang po. Itong number 2. Sa mga darating na panahon, didiscuss din natin yung 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Pero dito muna ho tayo. So, sa mga linear thinker, ang entrada po is debit cash sa export sale at sa credit naman po niya ay exempt sale receipt. Again, itong accounting title na to ay kinuha ho dito. The objective is para hindi ho magkaroon ng isang matinding iritasyon between the revenue officer who are in charge of conducting the audit of the books of accounts. Siyempre, ano ba nasa loob ng books of accounts? The accounting entry. And the taxpayer, minamabuti ho ng ating pamunuan na iisa lang ho ang gagamiting terminolohiya o accounting title para ho madaling maintindihan, hindi nung gumagawa. hindi ng bookkeeper, hindi ng accountant, hindi ng auditor, kung hindi yung revenue officer. Pinatutungkulan dito yung revenue officer at sinasabi ng batas natin, ikaw mga taxpayer kayo, dapat yung gagawin yung accounting ay naiintindihan ng revenue officer para mawala ho yung matataas na deficiency tax. Tama ho itong entry na to, linear. Kasi nga, pinick up dito. So, para naman dun sa expert level, iba ho ang entrada. Of course, debit cash pa rin kasi naka-receive kayo ng cash. Pero, nagdagdag ho ng VAT. Ayon. To identify na itong entry na to ay exclusively para ho sa 2550Q. Ibig sabihin, hindi ho subject sa VAT yung entrada. Yan ho. Kahit kayo ay non-VAT registered taxpayer, yan ho yung tamang entrada na gagamitin ho ninyo kapag nag-e-export ho kayo. Pag sinabi hong export, ay lumalabas yung goods from the Philippines to a destination outside the Philippines. Yan lang po ang entrada nyo, hindi ho magbabago yan hanggang ang tax code ay hindi ho pinapalitan. With that, mga ka-taxpayer kong minamahal, pag-aaralan natin sa susunod yun naman pong export sale ng VAT registered person or taxpayer. Peace and happiness be with you.
for later. See you later.